Nakakuha ng gold medal ang tinaguriang hero surfer na si Roger Kasugay. Habang ang isang Pinay diver naman, tumama ang ulo sa springboard. Yan at iba pang update sa SEA Games sa pagtutok ni Ian Cruz. Palong-palong muli ang tinaguriang Philippine Blu Girls o ang ating pambansang koponan sa women's softball. Ginto na naman ang kanilang nasungkit para sa Pilipinas sa 30th Southeast Asian Games matapos salunin ng Indonesia sa score na 8-0. Ito na ang ikasampung sunod-sunod na SEA Games title ng Blu Girls. Ang men's softball o ang Blu Boys, silver naman ang nakuha matapos matalo sa Singapore sa score na 6-1. Tila magandang blessing naman ang kapalit sa kabayanihan ni Pinoy surfer Roger Kasugay. Gold medal din ang kanyang nakuha sa longboard open kanina. Maalalang iniligtas ni Kasugay ang kakompetensyang surfer mula Indonesia matapos matanggal ang leash nito sa gitna ng kompetisyon. Hindi ko inaasahan kasi si JR, one of the best here nga in La Union na longboarder, shortboarder din. Hindi naman namin na-expect na ganun. Tsaka yung sa lucky lang talaga yung parang best of luck na yung makukuha mong alon. Ganyan. Ang Pinoy naman na si JR Esquivel ang nakakuha ng silver sa Men's Longboard Open. Nakaginto rin si Melka Jen Caballero para sa Women's Lightweight Single Sculls event sa rowing competition. Sa Men's International 470 Sailing Competition, nakagold din ang pambato natin na sina Emerson Villena at Lester Troy Tayong. Sa Women's Team Match Play sa Golf, wagi rin ang ginto sina Bianca Pagdanganan at Lois K. Go. Kasama naman sa mga lumaban kahapon ang tambalan nina Monique Di Maisip at Rose Ann Okmer sa diving competition. Ang sana'y sure gold o silver na uwi sa wala matapos tumama ang ulo ni Okmer sa springboard sa huling round ng kompetisyon. Maayos naman ang kalagayan ngayon ni Okmer. Hindi naman nagawang depensahan ng hockey team ng Pilipinas ang gold medal na nakuha nila noong 2017. Target daw nila na makuha ang bronze medal. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.